Ako, sobrang respeto ko kay Francine. Naging favorite ko sila tsaka si Seth. Isa sa tumatak sa mga manonood ang karakter ng veteranang aktres na si Tessie Thomas sa Kapamilya teleserye na Dirty Linen bilang si Doña Cielo. Sa panayam sa kanya ng talent manager na si OG Diaz, na itanong sa kanya kung ano ang napapansin niya sa pakikisalamuha o pakikipagkapwa-tao ng mga batang artista sa katulad niyang veterana sa industriya. Tanong ni OG Diaz, pero yung ano, yung kortesya o respeto, Tita Tessie, mula sa mga younger stars pagdating sa pakikisalamuha o pakikipagkapwa-tao sa mga veterans, meron ho ba kayong napansin? Diretsahang sinabi ng aktres na hindi gaanong lumalapit sa kanya ang mga younger stars. Ngunit sobrang respeto niya kina Francine Diaz at Seth Fedlin. Sa pamamagitan ng ginawa niyang vlog anya ay mas nakilala niya ang magkapareha. Saad ni Tessie Thomas, actually hindi sila masyadong lumalapit sa min, parang ganun. Pero ako, sobrang respeto ko kay Francine. Naging favorite ko sila, saka si Seth, kasi nag-vlog ako about them. So naintindihan ko yung kanilang buhay. Naikwento ni Francine ang mga panahong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz at nagkakasya silang tatlo sakay ng isang motorsiklo. May panahon na inaabot sila ng ulan. At nang mahuli na sa trabaho ay dumiretsa na lamang sila sa Quiapo Church upang magdasal dahil sa ibibigay ang role sa iba kapag di siya umabot sa tamang oras. Samantalang si Seth naman ay nag-alaga sa amang na-stroke. Tumatak umano sa kanyang utak ang sinabi ni Seth na, Dad, mag-aartista ako. Ako ang ipagmamalaki mo. Hinangaan ni Tessie Thomas ang pagpapakumbaba ng dalawang batang artista na balikan ang pinanggalingan. Kung kaya payo sa kanila ng veteranang aktres na huwag magpapadala sa yabang at huwag makakalimot sa pinanggalingan. Pagpapatuloy ng aktres, kaya sinabi ko yun sa kanila, huwag kayo makakalimot sa pinanggalingan nyo, tsaka huwag kayo magpapadala sa yabang, because this is, fame is so impermanent. Nothing is permanent here. Sikat ka ngayon, bukas, makalawa, wala ka na, pwedeng ganun. Nobody stays on top forever. Napahanga naman ang ilang netizens sa pahayag na ito ng Dirty Linen actress. Anila ang payo ninyo, Ma'am Tessie, ay applicable sa lahat ng tao. Kakilala man o sariling anak, dahil maraming anak ang naging lapastangan sa mga magulang lalo na kapag kaya nang buhayin ang sarili nila, limot na nila lahat ng sakripisyong ipinagkaloob sa kanila ng kanilang magulang sa paghahanda sa kinabukasan nila. Sa pamamagitan ng pagpapalaki at pagtataguyod ng pag-aaral nila, upang magkaroon ng sandata sa pakikibaka ng buhay balang araw.